alas ng umaga, ika-27 ng Hulyo, isang lindol na may magnitude 7 ang yumanig sa buong Luzon kung saan ang sentro nito ay naitala sa Abra. Higit 1,000 aftershocks na rin ang naiuulat sa kasalukuyan. Dahil dito, naging usap-usapang muli kung handa nga ba ang Metro Manila kung sakaling tumama ang malakas na lindol o ang tinatawag na The Big One. Ngayong umaga, makakapanayam natin si John Larry Deximo, Senior Science Research Specialist ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng PHIVOLCS. Magandang umaga sa iyo, John Larry. Magandang umaga din sa lahat ng tagapagsubaybay ng Panahong TV. John Larry, para sa kaalaman ng ating mga manonood, ano-ano ba ang uri ng mga lindol? Meron tayong mga iba't ibang uri ng lindol. Una dito yung tinatawag nating tectonic earthquakes. Ito yung mga earthquakes na naproproduce dulot ng paggalaw ng mga bato along mga active faults, siya kang yung plate boundary is na tinatawag. Yung pangalawa naman is yung mga volcanic earthquakes. Ito naman ay sanhi ng pag-akyat ng magma na sumisiksik sa mga edifice kaya nagkakaroon ng volcanic earthquake. So kadalasan na itatala yung mga lindol na ito malapit sa isang aktibong vulkan. Yung pangatlo naman, yung tinatawag natin volcano tectonic earthquakes na kung saan nangyari ito nung kasagsagan nung Mabini Batangas earthquake na kung saan yung mekanismo nito ay kagaya or similar sa tectonic earthquakes. Ngunit yung root cause ay magkaiba. Yung mga volcanic earthquakes na ito ay triggered by excess heat and pressure or adjustment ng crust sa paligid ng isang magmatic body sa ilalim ng isang aktibong vulkan. Base nga sa ulat na inilabas niyo sa kamakailang lindol at tectonic ang pinagmula ng lindol na ito. Ngunit ano ba ang sanhi o dahilan ng magnitude 7 na lindol na tumama sa Tayum Abra? Kung ating titingnan, yung northwestern Luzon ay kabilang na ang Abra ay isa sa mga seismically active na rehiyon sa Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mga aktibong faults, no? So kinabibilangan ito sa hilagang bahagi ng Philippine Fault, yung Abra River Fault, yung West Ilocos Fault System, tsaka yung Nalibakan Fault. May iba pang malalapit na mga local fault at ang ilan sa mga ito ay maaaring sakop ng recent deposits or offshore active faults na kung saan pinagmumula ng maliliit hanggang malalakas na paglindol. Matatandaan na unang inilabas ng PHIVOLCS ay magnitude 7.3 at makalipas ang ilang mga oras, ibinaba ito sa magnitude 7. Ano kaya ang dahilan nito, John Larry? Ang pagbabago ng magnitude value ng DUST PHIVOLCS from 7.3 to 7.0 ay kadalasang resulta ng pagsama-sama ng ibang mga seismic data. Some magnitude types are fast to calculate and can be completely automated. So sa PHIVOLCS, mayroon kami mga automated earthquake system interface na nagbibigay agad ng preliminary earthquake parameters na yun muna yung ginagamit natin para agad na makapagbigay tayo ng earthquake information sa publiko. So after po nun, dahil sa madami na yung mga seismic data na pumapasok, lahat po ng datos na yon ay pagsasamahin at ina-process at ina-analyze ng isang trained seismologist. Maraming salamat sa paglilinaw mo dyan, Larry. Kumusta naman yung kasalukuyang sitwasyon ng mga tinamaan ng lindol? Okay, so alam naman natin na mahirap ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan, lalo at patuloy pa din nararanasan nila yung sunod-sunod na mga aftershocks, no? So as per situation na report issued today ng NDRRMC, a total of 1,248 persons from Region 1 were preemptively evacuated. No? So yung DSWD provided modular tents and food and family food packs para sa mga kababayan natin na sira ng kanilang mga kabahayan dulot ng lindol. At nandun din po yung aming mga kasamahan sa PHIVOLCS na nagsasagawa ng information dissemination campaign para mawala yung pangamba ng publiko. Maaari mo rin bang ipaliwanag sa amin kung ano ang pagkakaiba ng intensity at magnitude? Yung pagkakaiba ng dalawa, una yung magnitude, ito yung proportional sa enerhiya na inilabas ng isang lindol sa focus, no? So ito yung kinukuha mula sa lindol na naitala ng isang instrumento na tinatawag nating seismograph. Yung intensity naman sa kabilang banda ay ang lakas ng isang lindol na nakikita at nararamdaman ng tao sa isang particular na lokalidad. So ito ay isang numerical na rating batay sa relatibong epekto ng sa tao, bagay, kapaligiran
at mga estruktura sa paligid. No? So ang intensity ay karaniwang mas mataas malapit sa epicentro. Kaugnay nga niya, naglalabas ang FEVOX ng aftershock count ng kamakailang lindol. At sa tala, makikita ang recorded earthquakes at plotted earthquakes. Ano naman ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang pagkakaiba ng dalawa, kapag sinabi natin ang recorded earthquakes, ito yung naitatala natin mga lindol na nare-record lamang ng isa o dalawang seismic stations. No? Samantalang yung plotted earthquakes, ito yung mga lindol na kung saan nare-record ng mahigit tatlong seismic station para malaman natin kung nasaan yung epicentro ng lindol. So sa makatuwid, kailangan natin ng tatlong stations or mahigit para malocate or maplot natin ng tama sa mapa kung nasaan yung epicentro ng lindol. John Derry, para higit na malinawan lang yung ating mga manonood, ano ba yung foreshocks at aftershocks? Tuwing kailan ito nararanasan at nakadepende ba ang dami nito sa lakas ng pagyanig? Yung foreshocks na tinatawag ay ito yung mga lindol na nauuna sa mas malalaking lindol sa parehong lokasyon. Samantalang yung aftershocks, ito yung mga lindol na nagaganap matapos ay isang malakas na lindol o yung windshock na tinatawag. Ang ilan sa mga ito ay may sapat na lakas upang maramdaman at ito ay maaaring maranasan ng ilang araw o higit ilang linggo o buwan, no? Matapos ang isang windshock. So kadalasan kung mas malakas ang windshock, mas marami ang mga aftershock na inaasahan at mas matagal itong mararanasan pa. Yung aftershock ba may time limit o kailan ba masasabi na ito ay aftershock pa rin o panibagong lindol na? So as a general rule, yung aftershock represent minor readjustment along the portion kung saan nagkaroon ng pagyanig o earthquake, no? Yung pinarihan ng windshock. So ang bilang ng mga aftershock ay paunti-unti o paunti-unting dumadalang sa pagdaan ng mga araw. So masasabi din natin na yung aftershock na yon ng lindol na nangyari ay aftershock ng isang windshock kapag yung seismic waveform nito ay kahalintulad sa nangyari ng windshock. Para sa karagdagang kaalaman at bilang pagpapaalala na rin sa ating mga kababayan, ano yung the big one? Yung the big one na tinatawag, ito yung magnitude 7.2 na magnitude earthquake sakaling gumalaw yung West Valley Fault, no? Yung so usually yung ating mga yung media nang nagpangalan nito ng the big one, no? Na yung kung saan kapag gumalaw yung West Valley Fault sa eastern side ng Metro Manila at karatig lugar nito, no? So ang fault line o yung biyak, bunga ng paggalaw ng tectonic plate sa mundo kung saan kaya ito ay lugar na kung saan inaasahan magkakaroon ng lindol. So yung West Valley Fault ay mula sa taas ng Sierra Madre pababa sa Laguna. So sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, meron din kanya-kanyang big one na tinatawag. Hindi katulad ng mga dumadating na bagyo na kaya nating ma-forecast kung kailan tatama yung sa kalupaan yung isang malakas na bagyo. So ang lindol ay hindi forecasted. Sa ngayon, hindi pa natin kayang i-predict kung kailan magaganap ang isang lindol. Subalit pwede natin tantyahin ang lakas ng lindol na pwedeng tumama sa isang lugar base sa haba ng fault, aktibong fault na meron sa isang lugar. Sa ngayon, wala pa rin scientific instrument na maaaring makapag-forecast kung may darating pang lindol. Ngayon ngang nagbabantang muli ang paggalaw ng West Valley Fault, ating paalalahanan ang ating mga manonood. John Larry, ano ba ang mga dapat gawin bago ang lindol? Bago ang lindol, una-una mahalagang nagpaplano. Ito yung mabisang o masusi laban sa mga kalamidad na dumarating, no? So dapat alamin natin yung panganib dulot ng lindol sa ating lugar. Siguraduhin din natin na matibay yung mga pagkakagawa ng mga bahay o gusali at ito ay dapat na umaayon sa tama at iminimungkahing safe engineering practice ng mga dalubhasa o eksperto. No? Alamin din natin kung saan yung matitibay yung gusali at iba pang mahalagang infrastruktura at pagtibayin kung kinakailangan. So importante din na inihahanda natin yung ating bahay, paaralan at lugar na pinagtatrabahuan, no? So kailangan yung mga nakatali o naikabit ng mahigpit ang mabibigat na kagamitan sa dingding. Tiyakin din natin yung na matatag ang pagkakabitin ng mga bagay tulad ng ventilador o chandelier kung meron man o itago sa pinakamababa at ligtas na parte ng
instante yung mga babasagin na mga nakakalasong chemical at mga bagay na madaling magligat, no? Ang pangatlo, alamin natin kung nasaan yung exit route, no? Importanteng-importante yon kasi kapag magkaroon ng malakas na lindol, alam natin kung saan tayo lalabas. Alamin din natin kung saan matatagpuan at matutong gamitin yung mga fire extinguisher natin, yung first aid kit, alarm, gamit yung mga emergency exit, no? So sa emergency supply kit na naglalaman ng mga first aid kit, pagkain, tubig, damit, kumot, radyo, yon importante yon. At saka importante din nagsasagawa tayo ng o nakikilahok sa mga earthquake drill kagaya nakatatapos lang nung second quarter simultaneous earthquake drill. Importante po yon. So yun po yung dapat nating ginagawa bago pa magkaroon ng isang malakas na paglindol. Malaking tulong yan na para sa ating mga manonood. Dumako naman tayo doon sa pagkakataon kung saan nagaganap ang mismong lindol. Ano ang dapat tandaan ng ating mga kababayan habang may lindol? So dahil patuloy nga na nararanasan ng ating mga kababayan sa Abra at iba pang sa Ilocos, sa Region 1 yung mga aftershock, palagi po natin gawin yung the cover and hold kapag nakaramdam po tayo ng isang malakas na paglanig, no? Kung kakayanin, buksan natin yung pintuan para mabilis tayong makalabas. And then, importante din kapag mayroong lindol ay magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paanan nito. Kung walang mesa naman, takpan ng mga kamay ang ulo at bato. And then, kailangan din nating lumayo sa bintana at pintong babasagin, cabinet at iba pang mabibigat na mga bagay na maaaring tumumba or makapinsala sa atin, no? Nag-ingat din sa maaring bumagsak na mga bagay, maging alerto at mapagmasid sa kapaligiran. Pangalawa, kung nasa labas nasa naman tayo, pumunta sa isang ligtas na lugar, no? Lumayo tayo sa puno, sa poste, ng kuryente, pader, at ang istruktura na maaaring bumagsak o matumba sa atin, no? Lumayo din sa mga dalisdis na o bundok na maaaring gumuho. At importante din kung saan, kung nasa tabing dagat tayo at nakaramdam tayo ng malakas na lindol, mabilis po tayo dapat makalikas sa isang mataas na lugar na kasi maaaring magkaroon ng tsunami, no? Panghuli, kung nagmamaneho naman tayo, itabi at hinto yung sasakyan. Huwag tayo magtanggang tumawid sa mga tulay o overpass or flyover dahil maaaring mapinsala yung mga ito sa isang malakas na paglindol. Kahit nga matapos ang isang lindol ay hindi pa rin nawawala yung panganib. Kaya may mga dapat bang gawin ng ating mga kababayan sakaling matapos ang isang lindol? So pagkatapos yung ng isang malakas na paglanig, so dapat piliin natin yung pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng gusali. So habang nagkakalindol nga, importante nagsasagawa tayo ng dock cover. And then pagkatapos, alamin natin o piliin natin yung pinakamabilis tas na daanan palabas ng gusali at naging handa sa mga aftershocks. Ang dapat lang natin tandaan, huwag tayong gumamit ng elevator o pumasok sa mga gusali sira, gumamit ng telepono kasi maliban na lang kung kinakailangan kasi yung ating mga communication kagaya ng telepono or ay ginagamit din ng ating mga disaster response team para sa rescue operations. At importante pagkatapos ng lindol ay hindi tayo nagpapanik para nakakapag-isip tayo ng tamang aksyon na gagawin pagkatapos ng isang malakas na paglanig. And then importante ding suriin yung sarili, no? At mga kasama kung nagtamo ng pinsala. So unahin muna yung sarili natin bago tayo tumulong sa ating kasama, no? Dapat siguraduhin nas muna na yung tayo bago tumulong sa iba. Yung mga linya at tubig ng kente na nagkaroon ng sira, dapat hindi tinitingnan natin, sinicheck pag tapos ng isang lindol. At yung mga natapong nakalalason at madaling magliyap ng mga chemical, no? Kailangan sinusulin yon kasi maaaring magkaroon ng sunog kapag hindi ito na actionan agad. Kung may sunog man, agad itong control at buksain. So kung kinakailangan lisanin yung tahanan, mag-iwan ng mensahe nakasaad kung saan lugar ka pupunta
at dalhin yung mga emergency supply kit o yung go bag na tinatawag, at patuloy na makinig sa mga anunsyo at babala gamit yung radyo kung na dapat ay kabilang sa emergency supply kit na kailangan inihahanda natin bago pa man magkaroon ng isang matatas na lindol at saka extra battery natin. Panghuli na lamang dyan, Larry, nabanggit mo yung go bag. Ano-ano ba yung mga dapat na nilalaman yan at ano ang inyong mensahe sa ating mga manonood ngayon? Una-una, pinaalalahanan natin yung ating mga tagapakinig ngayong umaga na importante na mayroon tayong family emergency kit, no? Na pwede nating gamputin sa panahon ng mga sakuna. So yung go bag na tinatawag ay isang portable kit na naglalaman ng mga basic supplies. Nakakailanganin natin ng ating pamilya kung merong emergency bunsod ng mga natural calamities tulad ng biglaang pagbaha, itong lindol na nangyari, malakas na bagyo o sa nangyari ngayon may mga pagputok ng bulkan na nangyayari recently. So mahalagang na nai-impacto ito yung mga supplies at na nare-refill every month yung ating mga supplies na to. At siguraduhin din natin na aabot ito ng 2 or 3 araw. Advice ko lang sa ating mga manonood, ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos talaga yung paghahanda, no? So kailangan paghahandaan natin yung lindol upang mapangalagaan hindi lang yung ating sarili pati na rin yung kapakanan ng mamamayan. Hindi man natin alam kung saan at kailan maaring mangyari ang isang malakas na lindol sa ating lugar, maaari naman nating matupunan at maituro yung mga kaukulang kilos upang mapaghandaan ng posibleng pagtama nito. Mahalaga din maunawaan ng ating mga tagapakinig na sa panahon ng pandemya, yung earthquake evacuation talaga ay importante. Priority over yung pagstay sa ating mga kabahayan. Pero mahalaga rin na mapangasiwaan natin ng maayos yung mga panganib ng COVID-19 sa publiko na panatilihing nakasuot yung ating face mask at lalo't ngayon na madami na naman yung mga COVID cases, no? At obserbahan natin yung physical distancing kapag sa evacuation area na tayo, no? At saka yung importante before, during, and after, o napapanatili natin yung physical distancing. During earthquakes din, yung earthquake events, madaling kumalat yung mga rumors saka hindi na verify ng mga information na maaring magdulot ng panic sa ating mga kababayan, lalo na dun sa mga naapektuhan ng lindol, na mangyaring iwasan natin yung pagbabahagi ng mga mensahe mula sa hindi kumpirmado at hindi mapapagkatiwala ang mga sources, no? So ganun pa man, dahil sa ang lindol gaya ng hindi natin alam kung kailan darating, pinakamabisa pa rin lakipan natin ng paghahanda yung sinabi ko nga kanina at panalangin na din sa Panginoon. John Larry, alam naming abala kayo lalo na sa mga pagkakataong ito, pero maraming salamat at pinaunlakan mo ang aming imbitasyon upang bigyang babala ang ating mga manonood. At yan nga ang dapat nating malaman ukol sa lindol. Mahalagang maging handa sa anumang pagkakataon dahil hindi natin masasabi kung kailan tatama ang sakuna. Muli, ako si Angelique Agarap at ito ang Panayam sa Panahon TV.